po, pinangarap ko mapanaginipa po kay Madam kanina na noong araw po na nag-uumpisa pa lamang ako sa industriya ng pelikulang Pilipino, ako po ay nagkaroon ng takot kapag ako po ay nadadaan sa mga eskwelahan katulad nito, eskwelahan katulad nung katabi ng Loyola, ang Ateneo, ang lahat ng eskwelahan na madahanan ko, sapagkat noong araw po kasi, ang usong-uso na artista ay yung matatangkad, maputi, at magaganda. Lalo na po sa bakuran ng Sampaguita, hindi po kayo pwedeng pumasok o hindi kayo pwedeng kunin na artista kung hindi po kayo magkakaroon ng screen test na tinatawag at kung hindi po kayo mistisahin. Kaya, tulad na sinabi ko kanina, ako po ay nasiyahan na lang doon sa aking unang-unang ibinigay na talento ng Panginoon ang bilang isang mga awit. Yun po talaga ang aking pinuhunan para maiangat ko sa kahirapan ng aking pamilya. At dahil din po sa pag-awit ay kaya po ako naging artista dahil sa noong ako po ay nanalo sa grand finals na tawag ng tanghalan, doon po ako kinausap ni Kuya Germs, ni Mr. Herman Moreno, na ako ay kakausapin ni Dr. Perez sa Sampaguita at binigyan naman po ako ng 4 taong kontrata nung kami po ay makipag-usap kay Dr. Perez. At sinabi po sa akin na ang 2 taon ay bibigyan ako ng isang pelikula na ako po ang bida. Pero sa kasawian pala, hindi naman po ako naging bida. Kaya yung aking direktor na si Artemio Marquez, na siya po ang may-ari ng Tower Productions, ang naglakas loob na igawa ako ng pelikula na ako po ang bida at ang kapareha ko po ay si Tirso Cruz III, na ang pamagat po ng aming unang pelikula na ginawa ay The Musical Teenage Idol. At ang pelikula pong yon ang nag-umpisa para po lahat ng mga pelikulang sumunod na ginawa ko ay talagang pasukin ng mga tao. At dahilan po sa pelikula din na yun, kadalasan po ay nagpapang-abot yung mga pelikulang ginagawa ko. At minsan po, ako po ang nag-umpisa ng indie films noong araw. Mas masahol pa nga po doon dahil sa nakakagawa po ako ng pelikula sa 2 at kalahating araw lang. Hindi po ako pinapawi ng direktor. Doon na po ako sa kanilang tahanan pinapatulog. At pagising ko po, ibang artista na po yung aking makikita. Sabi ko sa sarili ko, nagtatanong ako, bakit may ibang artistang lalaki dito? Yun pala po, iba ng pelikula yung ginagawa ko. Ganun lang po ka, ano yun, kadali. Siyempre po, dahil sa... Artista din ako. Tinatanggap ko na lang po para lang kumita rin ng... para sa ikabubuhay ng aking pamilya. Ako po ay lubos na natutuwa pa na makasalamuha ko po ang mga estudyante at mga profesor ng isang pamantasan ng De La Salle dito po sa Maynila. At isang malaking karangalan po para sa akin na maimbitahan kasabay ng inyong pambansang pagtitipon ng mga guro, ng mga guro ng Filipino. Malapit po sa aking puso ang mga guro at mag-aaral dahil kinikilala ko po kayong mga bayani sa inyong larangan. Ang totoo po niyan, medyo garagal po ang boses ko. Kinakabahan po ako talaga. Ngayong hapon, talagang inaamin ko po na ang tuhod ko ay nanginginig, hindi lamang ninyo nahahalata, pero sa kadahilanan na hindi naman po ako dalubahasa sa konseptual at intelektual na aspeto ng pagtuturo ng Filipino. Yun po ang totoo nun. Ngunit, nauunawaan ko po ang inyong paanyaya
na magbahagi ako tungkol sa ambag at kahalagahan ng sining sa ating bayan. Sa halos 50 taon bilang isang artista, hindi naman po ako ganun katandaan pa. Nag-isaw ako, medyo bata pa naman ako. Kaya, umuon na lang po kayo. Marami na rin po akong napulot sa aking mga nakatrabaho, direktor, mga artista at mga manggagawa po sa industriya ng pelikulang Pilipino. At ganun din po, marami rin po ako natutunan bilang isang producer. Naunawaan po ang sining ng pagganap ay isang pagpapahayag ng kahulugan. Katulad ng ating wika na nagpapahayag ng kahulugan. Ang papel ng isang aktor o ng isang aktres sa isang pelikula ay hindi lang gampanan kung ano ang hinihingi ng script o ng direktor. Bagkus ay mauunawaan din ang magiging impluensya ng kanyang pagganap sa lahat ng makakapanood ng pelikula. Alam niyo po, lalo na sa mga kabataan ngayon, nagsimula po ako katulad ng sinabi ko kanina sa Sambalina Pictures. Noong araw, dahilan po sa mga ang ginagawa po ng mga pelikula ay yung walang katuturan. Pero pinapanood ng mga tao, kumikita, at dahil nga, yan din po ang isa sa mga bakit ako naririto ngayon sa harapan ninyo, maliban sa pagkanta, ay nag-isip po ako na mag-produce ng sarili kong pelikula dahil nung araw po ay para bang napagod din po ako sa mga ginagawa ko ng pakanta-kanta lang, panakad-lakad, pahalik-halik, hanggang sa naiglap ako kay Pete. Hindi, joke lang. Napapatawa lang po ako, pero totoo yan. Hindi ko naman ikinay. Kasi po nung araw, pagtanong ng mga artista at pag tinanong ng mga press, sinong boyfriend ko ngayon? Siyempre na nahihiya yung mga artista at masira yung kanilang image pagka may sinabi silang boyfriend nila. Eh ako po, ang lakas ng loob ko kahit nung araw pa. Wala akong pakialam kung may magalit o ano. Basta aaminin ko kung gusto kong aminin. Sinabi ko, sino first love mo? Si Pete. Yung ganun lang kagaliho yun. Kaya, sa awa ng Diyos, magbalik kami nagkatulungan. Pero, matagal rin po kami. Pero huwag na natin pag-usapan yun. Malang ako. Hindi naman yung pinag-usapan eh. Yun po, ginawa ko po ang 3 taong walang Diyos. Dahil medyo hindi ko masunod ang aking gusto. Pag ako po ay gumagawa ng pelikula na ibang producer, kaya naisipan ko po na mag-produce kahit wala po akong pera. Noong ginawa ko po ang 3 taong walang Diyos, ay naku po, ang lakas talaga ng loob ko. Kaya ako naibenta ho yung bahay namin sa La Vista. Dahilan po sa paggawa ng 3 taong walang Diyos, nagkulang po kami at dahilan sa ayoko mahinto yung aming shooting. At kasabay po kasi noon yung Alkitrang Dugo na kung saan ay idinirek ni Lupita Concio Kasiwahara na ang bida po ay mga kabataan din, mga bata. Si Eddie Boy, yung kapatid ko po, si Roderick kasama doon at marami pa po iba. Yun po ang kasabay. Nagsunan ka ng loob ko, wala na akong pera, dalawang pelikula pa yung sabay na pre-luchos ko. Bigas ng ulo ko talaga. Ay, nako. Pero na sa awa ng Diyos natapos po namin yun. At natutuwa po ako sapagkat nang i-produce po yung 3 taong walang Diyos. Hindi nga masyadong kumita sa takilya, pero hindi naman po talaga ang habol ko noon yung kumita ako sa takilya. Ang para sa akin, makagawa ng makabuluhan at makagawa ng isang pelikulang magugustuhan ng mga manonood at hindi makakalimutan ng mga tao kahit ilang taon pa ang makaraan. Kaya po natutuwa ako, sa akin pag-produce, makabalik lang ang puhunan, okay na sa akin. Hindi ko pinangarap na kumita pa ako na masigit pa doon sa dapat kong kitain o kung ano man. Basta makagawa ko ng mga katulad ng 3 taong walang Diyos, Bona,
Banawe. Banawe siya. Demensya. Ganun yata ang bumabata. Ayan, yun na po. Kasi talagang minsan, kahit bata tayo, may mga oras na nawawala ho pa tayo sa ating, ano, ayan. Ay, you know, ang tatong taong walang Diyos na kung saan po ay idinirect ni Mario O'Hara, at kung saan din po si Mario O'Hara ay napamahal po sa akin, natapos po namin yun ng wala hong problema, pero nawala naman po yung bahay ko, pero masaya po ako sapagkat hanggang ngayon ay kinikilala at nagustuhan ng mga tao at kung saan sa ang lugar na narin po, umikot yung pelikulang yun at binili pa po yun ng Japan, yung mga gumagawa ng pelikula sa Japan sapagkat doon lang daw po sa pelikulang Tatong Taong Walang Diyos, binigyan ng importansya ang mga Hapon kaya nagustuhan po nilang pelikulang yun. Hindi ko din po malilimutan ang paggawa ng Bona noong 1980 kung saan po kinailangan kong ipagbili ang bahay ko naman po sa Valencia. Nadala ng bahay ko kaya nawawalan ako ng bahay. Hindi po totoo yung benta lang ako ng benta. May dahilan po kaya ho ako nawawalan ng bahay. Ayun po, sa paggawa lang po ng pelikula. Kay Mother Lily po, si Mother Lily, talagang hinihintay niya na magbenta ako ng bahay dahil alam niya na mura yung bahay eh, pagka ibinenta ko po. Kaya nakaabang na ho lagi yung mamamili kapag nagbenta ako ng bahay. Siya po ang nakakabili ng mga bahay ko eh. Marami na ho, ilang tatlo na yata yung nabili niya. Yun po ang nangyari. At ang Bona po ay tungkol sa isang masugid na tagahanga na nagawang talikuran ang pamilya at ang kanyang sarili para lamang sa hinahanga ang artista. Totoo po yun. May mga artista po talaga na sobra kong humanga sa kanilang iniidolo. Andiyan po yung isang tagahanga na kadalasan po ay nandun na halos sa bahay ng artista na hinahangaan niya matulog dahil yan sa ayaw niya pong mahiwalay sa kanyang idolo. Nangyari na po yan sa akin noong araw pa po, nung ako po ay nag-umpisa pa lamang at makikita niyo po yung pagising niyo sa umaga ba, lalabas kayo ng sala, wala na po kayong madaanan sapagkat lahat ng mga fans po ay nandun, natutulog sa salas, pero nakakatuwa po. Kasi hindi ko na rin naman sila pinapauwi noon dahil sa may curfew, nagkataon na ganun. Kaya doon ko na rin sila pinapauwi sa bahay. Kaya mahal na mahal ko yung mga fans eh. Kasi para alam ang pinagdugtong yung aming mga puso, yung mga ganong pagmamahalan. At mapalad din po ako na bahagi ng pelikula na sumasalamin sa buhay na kalagayan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Ang aking tinutukoy po ay ang Floor Contemplation Story na ngayon niya po maimbitasin ako para mamayang gabi sa Virgin. Makapupunta ako mamaya. Kausap po si Miss Sarah at sinabi nga po na sana makadalo tayo at makiisa sa kanilang pag-i-Virgin mamayang gabi dahil sa ilang araw na lang po ang binigilan. At alam niyo po, yan ang haba po ang sinasabi ko eh. Dapat noon pa ho tinulungan ng gobyerno natin ang mga ganong problema ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa na nagtatrabaho. At kung may sapat na trabaho sana dito sa ating, sa Pilipinas, ay wala na kong makakaisip na lumabas pa ng Pilipinas para magtrabaho. Kaya lang, dahil nga po sa konti lang ang kinikita ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, kaya napipilitan silang umalis ng bayan ng ating bansa para magtrabaho sa ibang lugar. Yan ho ang nangyayari. Hindi lamang po yan ang ating nalalaman. Maaaring marami pa po sa ating mga kababayan ang talagang biktima ng kanilang kahirapan sa ibang bansa. Kaya sana po, pagtulungan natin na
maitaas kung ano mga kailangan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, na kung ano mga kailangan natin, ibigay man lang sana ng gobyerno. Di po ba? May isa akong nakausap nung ako ay nagpunta sa home for the aged. Nakausap ko po yung nagtatrabaho sa kanila at nagtanong po ako, ilan po ba kayo dito? Kunti lamang po kami, ma'am, sabi yung ganon. At magkano naman po ang sweldo? Sapat lang naman po, pero okay na po yung kesa naman sa wala kaming trabaho. Yun ang sagot sa akin. Pero kung may sapat na halaga sana ang mga kababayan natin sa pinaka pinuno dito sa ating bansa, hindi dapat sila nagtitiis ng ganon. Kung may mahirap man sa atin, dahil sa hindi naman natin mahihalis, mayroon talagang mga mahihirap dito sa atin, pero yung mga nagpupursige na magtrabaho para sa kanilang pamilya, sana man lang matulungan natin. Kaya ako po ay sumasama sa mga ganyang usapin, sapagkat hindi ko rin po matiis o hindi po ako pwedeng mamahinga o manahimik lamang sa mga nalalaman kong problema, lalo na tungkol sa ating mga kababayan, problema sa ating mga kababayan.